수산 타이거. Parating na sila! Ang mga bagong superheroes ng bayan! Wow! Captain Barbie! Yep, that's me. At ako naman, si Super Fairy. O ano ka? And I'm Wonder Sherba. Wow, napashell kayo sa Earth. May ina-rescue ba kayo? Naku, Susan. Kami nga sanang hingin ng tulong sa'yo. Kasi nabalitaan namin magkakaroon ng earthquake sa aming planeta at di namin alam ang aming gagawin. O eh, di ba mga superheroes kayo? Oo nga. Kaya lang mahina yung powers namin. In fact, malapit na kami mag-retire. Susan, ano pang pwede namin gawin kapag nagkaroon ng earthquake? Lumilindol! Lumilindol! Lindol! Nauso nga ba? Ano nga ba ang dapat gawin pag niyayanig ka na? Senyales ng osteoporosis. Nararamdaman mo na ba? Alamin ang mga palatandaan kapag ang anak mo'y minomolestya. At kabuhayan mula sa tsinelas. Pag-aralan natin. Maganda. Mabuti pa, manood kayo ng programa ko dahil yan ang pag-uusapan namin ngayon. Naku, buti lang at napadaan tayo dito sa Earth at matutulungan niyo na rin kami. Tama ba ng mga superheroes kayo na humihingi ng tulong sa akin? Why not, Choknat? Aba, ikaw naman talaga ang real superhero. Di ba mga friends? Correct! Super! Sakay na! Eevee baby! Eevee baby! Eevee baby! Eevee baby! Bala tayo ng isang malakas na lindol. Ang number one rule ay don't panic. Kung kayo'y nasa loob ng building or office, protektahan agad ang inyong sarili. Hide under the table. Kapag malakas daw ang pagyanig, malaki ang posibilidad na maglaglagan ang mga gamit. Sa ilalim ng mesa, safe ka na. May protection ka pa. Sus Mariosep! Kung nasa isang lugar naman kayo na walang tables, kundi chairs lang tulad ng auditorium. Hep, hep, hep! Huwag niyo ipagsiksikan ang sarili niyo sa ilalim ng upuan! Mas makabubuti kung kayo ay pupunta sa pagitan ng mga upuan at ipoposisyon ang sarili na mas mababa sa mga silya. Sa ganitong paraan, kapag may bumagsak, mas malaki raw ang tsansa niyong hindi tamaan dahil most likely sa mga upuan ito tutuon at hindi sa inyo babaon. Mas epektibo raw ito at ang pagtatago sa ilalim ng mesa kaysa sa pinaniniwalaang triangle of life. Ayon sa Western belief, kung pupwesto ka sa tabi ng silya o kahit anong may kalakihang bagay, kapag bumagsak ang pader, ligtas ka dahil tutuon daw ito sa silya. Dito nabubuo ang sinasabing triangle. Subalit paano kung ikaw ang puntiryahin ng pader? Dahil nasa labas ka, mas malapit ka raw sa disgrasya. Aray ko po! Ay nakatayo. Habang lumilindol, mas madali kayong matutumba at mahihilo, lalo na pag tinamaan kayong gaya nito. Mas ligtas ka raw kung tatakpan mo ang iyong ulo at saka uupo dahan-dahan para maiwasan ang mga naglalaglagan. Halos isang minuto raw ang karaniwang itinatagal ng pagyanig.
nga ng pangamba kung ang inyong mga gamit ay nakaayos at may steady support tulad ng stopper pad para sa mga computer. Less shake, less worries. Kung malayo kayo sa exit, mas pinapayong hintayin tumigil ang pagyanig bago lumabas ng gusali. Oops! Huwag nang gumamit ng elevator sa pagbaba dahil baka matrap pa kayo kapag ito'y aksidenteng tumigil. Maghagda na lang. Bilis-bilisan nga lang at tingnang mabuti ang dinadaanan. Sa labas ng gusali o kahit ng inyong mga bahay, iwasan ang mga pader o ibang building na pwedeng mag-collapse. Lumayo rin sa glass windows na maaaring mabasag. At huwag nang lumapit sa mga posting may electrical wirings at iba pang maaaring sumabog. Ngayong napapabalita ang earthquake sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa mga karating bansa natin, importanteng maging laging handa dahil hindi tayo sigurado kung kailan talaga aatake ang forces of nature gaya ng lindol. Ma'am, gising! Lumilindol! Ano po lumilindol? Kanina ko po ako kayong inuuga para magising. Eh, kaya naman pala lumilindol sa panaginip ko. Inuuga mo ako eh. Di ba? Ginagising ko na kayo eh. Mamaya, magkatotoo pa yung sinasabi niyong lumilindol. Mag-isa na lang kayo dyan. Bye-bye! Ay, teka, tayo mo ko! Asama mo na ako eh! Oh, aking Cinderella! Dala ko na ang slippers mo! Ano ba yan, Prince Charming? Ang literal mo naman, chinelas talaga! Alam mo, mukhang hindi kita masasabot niyan! Ha? Oh, no! Inang Diyos, ha? Ako nga! At dahil dyan, may dala akong kasagutan sa problema niyo. Wait lang, ha? Diyan lang kayo. Tim Tam, dahil sa hilig sa mga sapatos at chinelas, ginawa na niya itong negosyo. Nag-starting SNS kasi nag-join ako ng mga bazaar sa Alabang. Parang every weekend doon, nung time yun, ever since na-graduate ako, nag-start ako sa mga bazaars. Tapos from then, nakapagbukas kami ng store. Sa loob lamang ng 2 taon, may 4 na tindahan na ang kumariko. Nag-start lang ako. 5,000. Siguro mga, to be safe, mga 30 pairs. Tapos yun lang yung pinaikot namin sa mga bazaars. Sabi ni Tim Tam, maganda raw ang pinili niya negosyo. Hindi raw kasi nawawala sa uso ang chinelas, mapa-ordinaryo o fashionable slippers man ito. At habang namimili ng chinelas para kay Cinderella, maigi rin humingi ng tips para sa pagpapatayo ng negosyo gaya nito. Sinastudy ko yung mga target market ko, kung anong gusto ng mga bata, yung mga matatanda. Pagka ibe-base mo lang sa iniisip mo, minsan hindi yan gusto ng tao eh. Pero pag may business kayo, wag sobrang dami yung i-order. Dapat very few lang of each. Tapos i-test mo kung okay, that's the time na mag-venture ka to yung mga most quantity, yung madami. Yun. Mas maganda raw na magsimula sa maliit at doon ka na nakafocus kaysa magdagdag agad ng ibang tindahan na di mo mababantayan. Sa pagpupresyo ng produkto, tandaan na mas malaki ang tutubuin kung maliit lang ang patong pero marami ang nabebenta mo. At kung maganda at kakaiba ang produkto mo, pwede mong mahalan ng konti ang presyo. At ito pa ang kailangang tandaan mula sa ating wise na kachika. Dapat alam mo kung anong gusto mo sa sarili mo. Kung gusto mo talaga to fight, kasi hindi naman business is all about money eh. Hindi yan kasi it's all about relationships also. Oh no! Sa kachichismis itong si Diyosa, baka chinelas na sinadya ay nakalimutan na. Ay, di naman pala. Gagawa raw ang mga Kikay Sisters natin ng chinelas na kakaiba. Kailangan lang natin ng rubber sole, foam, martilyo, 18 yards na pantali, pandikit, pintura, sponge, at wood rings. Lagyan ng pandikit ang lahat ng parte ng isang gilid ng rubber sole, pati na rin ang foam. Patuyuin ng konti. Kaya linalagyan ng sliced foam, pero hindi siya ganun ka-flat na flat. Kasi minsan pag flat na flat yung shoes, nagkakaroon ng cramps yung babae.
itirintas ang pantali sa magkabilang dulo. Gumawa ng isa pa para sa may sakong. Ipasok ito sa butas ng sole at idikit sa likod. Siguraduhin flat na flat ang pagkakadikit para komportable itong isuot. Ipagdikit na ang rubber sole at gamitan ng martilyo para pantay ang pagkadikit. Pinturahan ito gamit ang foam. Yan! Tapos papatuyuin na natin siya. Gamitin ang naiwang pantali na pandugtong sa magkabilang bahagi ng fashionable slippers nyo. Tapos na! May sandals na. Pero parang di bagay kay Cinderella, parang bagay sa akin. And last but not the least, i-check ang kalidad kung pasok na sa panlasa ng gagamit nito. Approved yung design. Maganda. Oo, maganda. Cinderella, ito na talaga ang tsinelas na magugustuhan mo. Magpakasal na tayo. Iaahang ka na sa kahirapan. Ay, naku. Sabi ni Inang Diyosa, madali lang daw gawin yan. Eh, kumpat negosyo na lang kaya ako nito para hindi na ako umasa sa kayamanan mo. Miss Manila Sunshine Beauty Contest! Oy! Join ako dito! Sana nandito si Lola Jonda! Para naman i-coach niya ako. Tandang-tanda ko pa. Nung bata pa ako. Diyosa! Po! Inom ka munang gatas. Ayaw! Sige na! Masarap to! Kadini, Lola! Ayaw! Magsisisi ka pag hindi mo ininom to. Magkakaroon ka ng sakit sa buto. Oy, ang cute-cute ko pa nito. 8 years old ako niyan. Tandang-tanda ko pa yan. Ay, elementary na ako nito. Sa pumubuting buhok, tina lang ang katapat. Sa nangungulubot na balat, pwede mong ipabanat. E sa rumurupok na gulugod. Ano kaya ang mainam na gamot? Yan ang pinaproblema ngayon ni Nanay Narcisa na inireklamo ang humihinang buto niya. Nakita ko hindi rin naman ko. Hindi nasampay. Sinampay ko muna. Nung sinampay ko pag-akit ko sa upuan, biglang na ano, nadulas yung inuupuan ko. Yun ang bagsak ko. Nagulat yung anak ko. Hindi na ako nakabangon. Ito masakit. Ang osteoporosis, sa salitang osteo meaning bone, porosis meaning porous or brittle bone, ay ito ay isang sakit na numinipis ang buto ng tao habang tumatanda. Dahil rin sa osteoporosis, nababawasan ang bone mass na nagiging sanhi ng pagnipis at pagrupok ng mga buto. Ang mga parte ng katawan na kadalasang nababalian ay ang mga buto sa pulsuhan, balakang at likuran. Pag may osteoporosis, kadalas ay nananakit ang mga buto at muscles, lalo na sa likuran. Lalaki man o babae, maaaring magkaroon ng ganitong sakit, pero mas prone daw ang mga babaeng Asian at may maliit na pangangatawan dahil sila ay may maliliit na bone structure. Sa babae, or start ng osteoporosis is approximately 60. By the time that we reach 70, ang male and female equal ang chance for having osteoporosis. Ang kakulangan sa mga pagkaing mayaman sa calcium tulad ng gatas at iba pang produktong gawa rito ay maaari ding maging sanhi ng osteoporosis. Napansin mo ba kung ang lola o nanay mo ay nagiging kuba o lumiliit sa pagtanda? Naku, kung nasa lahi nyo ang osteoporosis, ang tsansa mong magkaroon nito ay 80% at ang remaining 20% ay nakadepende sa pag-aalaga mo sa iyong kalusugan.
kung ikaw ay may sakit sa small intestines, atay o lapay, ang mga gamot na iniinom mo ay maaaring magpabilis sa pagnipis ng iyong buto. Ang alak at paninigarilyo, ang mga inumin may caffeine tulad ng kape, tsaa o soft drinks, ang hindi pag-ehersisyo at hindi pagkakaroon ng sapat na vitamin D sa katawan ay ilan lang sa mga dahilan kung bakit nababawasan ang naaabsorb ng calcium ng katawan. Ang sarap talagang kumain ng mga dairy products. Upang maiwasan ang panguluntoy ng iyong mga buto, make sure na ikay may enough calcium sa katawan. Hindi pala. Keso! Nakatutulong kasi ang calcium upang ikay magkaroon ng matibay at makapal na buto sa iyong pagtanda. Ilan sa mga pagkaing mayaman sa calcium ay salmon, gatas, dilis at keso. Huwag rin matakot sa init ng morning sun. Makatutulong yan sa pagbibigay ng vitamin D sa iyong body. I love the sun! Exercise is also a big help. Mas napapabilis kasi ang pagkakaroon ng osteoporosis kung hindi aktibo ang iyong katawan. Iwasan din ang mga inumin may caffeine. Vey, bawal din yan. Amuyin mo na lang. Paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ayoko nang mausok. Ayoko nang mabaho. Ayoko nang mapakla! I wanna live a healthy life. If you have osteoporosis, calcium alone is not enough. You need an anti-osteoporotic drug together with calcium. Kung ikay nagmenopause na, madalas makaramdam ng pananakit ng muscles at buto sa katawan, lalo na sa leeg at likuran, at nahihirapan ng kumilos, abay, go ka na kay Doc! And of course, kung ikay may osteoporosis na, tamang diet at exercise ang maibibigay kong best advice. And 1, 2. Make sure lang na bago mag-exercise, kumonsulta muna sa isang physical therapist upang maturuan kayo ng safe at tamang ehersisyo. Kumonsulta rin sa isang bone specialist for further management. 5, 6. Welcome to Miss Manila Sunshine 2006! Alikod ko! Ay, salamat! Panaginip lang pala, Diyosa pa rin ako. Biglaan pa ang pagbabago sa inyong anak? Ako rin yun! Palagi ba siyang balisa at gustong palagi mapag-isa? Mayas ka dito! Mayas! Mga misis, mag-isip-isip tayo. Baka kasi ang ating mga anak, biktima na ng sexual na pang-abuso. Kilalanin natin si Ayim, 17 taong gulang at biktima ng sexual na pang-abuso nang siya'y 12 taong gulang pa lamang. Ang suspect sa pang-abuso sa kanya, ang kanyang stepfather. Hindi ako komportable dun sa asawa niya. Kasi ilang na ako noon pa, iba siya yung tumingin. Pero hindi rin nagtagal, sinasabing tuloy na siyang ni-rape ng amain. Kasi nung nagtatrabaho yung mama ko, lagi siyang overtime sa trabaho. Nangyari siya, kapag nagsumbong daw ako, papatayin niya raw yung mama ko. Eh, kasi nga mahal na mahal ko yung mama ko, kaya natatakot din ako na baka gawin niya nga yun. Pero ang mas masakit na pinagdaanan ni Ayeng, imbes na sa kanya kumampi ang ina, tumulong pa siya sa pagtakas ng amain. Masakit, syempre. Kasi anak niya ako eh. Asawa niya lang yun, diba? Piling ko naman, wala namang gustong ano sa akin. Walang maasikaso sa akin. Ngayon si Ayeng, nasa pangangalaga na ng mga social workers. Tinutulungan siya ng mga itong makapagbagong buhay. Ayon sa Child Hope Asia, isang NGO na nangangalaga sa karapatang pambata, pinakamahirap malaman ang sexual na pang-abuso.
Kadalasan nakakaalam lang nito yung perpetrator eh. Tsaka yung child victim. At yung child victim, may difficulty, mahira para sa isang batang na abuso sexually na mag-open up. Pero kahit mahirap itong makita, kung bubuksan lang natin ang ating mga mata, ang pang-aabuso sa ating mga anak, maaari nating malaman. Unang-unang dapat nating tatandaan, walang pinipiling edad at katayuan sa buhay ang mga nang-aabuso. Kahit ang pinakamalapit ninyong kaibigan o kakilala o kahit miyembro ng pamilya, maaaring umabuso sa inyong mga anak. Tito, bakit po? Tara, laro tayo. Laro tayong teddy bear. Ayaw mo po. Laro mo tayo. Ayaw mo. Hindi ginamot tayo ng teddy bear. Sige na, laro na tayo. Sige na. Sa physical symptoms, una, huwag baliwalain ang mga pagbabago sa katawan ng bata. Ang hirap sa pag-upo, paglalakad at may mga marka sa katawan tulad ng pasa ang karaniwang sign ng sexual abuse. Kung wala naman mga physical signs na makikita, ang pag-iba ng ugali ng ating mga anak, dapat nating obserbahan. Kasi yung anger nila, yung galit nila, medyo inward eh. Medyo in-internalize nila yan. Na nagre-result ito into depression. Jenny, laro tayo. Ayoko! Ayoko makipaglaro sa inyo! Isang linggo na tayo hindi naglalaro eh. Ayoko nga sa inyo eh! Makasungit po. Umayos ako dito! Layas! Anak, tingnan po ito! Isa pang sign ay ang bigla ang pagbaba ng grado ng mga bata sa eskwela. Dati ang tataas ng grade mo, ngayon zero. Affected din yung kadalasan, yung pag-aaral nila, yung education. Kasi nga dahil it's part of the depression, so pati yung focus, medyo nababawasan na rin sa kanila. Napapansin rin sa mga naaabusong bata ang pagpapatong-patong ng sinusuot na damit at kadalasan ang pagbibihis na laki. Yung perception nila sa body nila, medyo nagiging negative na. So, kailangan nilang i-cover sa ibang mga bata naman, parang sign of or for them to have a feeling of protection. Pero bago pa mangyari ang pang-aabuso, dapat mag-ingat na ang mga magulang. Pinakamainam na paraan na maiwasan ang pang-aabusong sekswal sa mga bata. Pagtuturo ng kaalaman at kasanayan, kailangan matuto sila na kung paano mag-say no. Lalo na dun sa mga unsafe touches. Dapat magkaroon ng mga magulang ng open communication sa kanilang mga anak. Kailangan matuto silang makinig sa kanilang mga anak. Yung pakikinig na may kasamang pangunawa. Payo rin ni Grace, dapat alamin at nakikita mo lahat ng kasalamuhan ng iyong anak, pati mga nakakausap nito sa pamamagitan ng internet. Ang dapat ninyong bantayan, ang mga taong kakilala man o hindi na nagbibigay ng kakaibang pagtangi sa inyong anak. Minsan, sa mga family members mismo, mga uncles, mga cousins, na nagbibigay ng extra attention sa mga anak nila na hindi na normal. Pero kung sa kasamaang palad ay naabuso ang inyong anak, ipakita lamang sa kanya ang inyong buong pusong pagmamahal at suporta. Kailangan maramdaman at malaman ng bata na hindi lang siya mag-isa. Pero bago ang pagbagong buhay, dapat muna magkaroon ng hustisya ang panlalapastangan sa kanya. Tip ko lang kapag lumilindol, iwasan maglakad sa ilalim ng mga fluorescent light o bumbilya. Kapag kasi malakas ang pagyanig, maaaring malaglag ito at bumagsak sa'yo. Kung ang chinelas mo nayari sa balat o tela ay nabasa ng tubig, tip ko lang, saksakan ito ng dyaryo upang tubig ay sipsipin at ang sapin mo sa paa ay di na magwa-water-water. Alam niyo ba na magandang source ng calcium ang mga isdang matitinik? Kaya tip ko lang, para huwag magka-osteoporosis, kumain ng tuyo at tawilis. Sarap! Kaisusan tayo!
Fly to the destinations of your dream with Asian Spirit's new 100-seater British Aerospace BAE-146 jet aircraft, also known as the Whispering Jet. Four quiet yet powerful and reliable jet engines will take you safely and fast to its regular jet sectors from Manila to Davao, Calibo, San Jose Mindoro, Calbayog, Catarman, Surigao, Pagadian, and soon to Zamboanga and Palau. 25 other dream destinations await, so call its reservation hotline 855-3333 or visit www.asianspirit.com.